Kamusta naman pagiging isang anak ng dalawang superstars? Eh ako naman, puro okay po. Okay po lang. Kasi there's one thing that Mon and I have is we really love the kids. So kung ano man yung probably na pinagdaanan din namin before, hindi na para idamay namin sila. Meron man akong natutunan, hindi din masama na sabihin kung hanggang saan lang kayang pwede mong gawin. Pinasok mo, kailangan panindigan mo. So ano ba, kaya mo ba o hindi mo kaya? Galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuukat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Dina, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi niyo kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo lahat na ng gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Hi friends! Welcome back to our channel, the Snoopy Serna channel. Naku po, I'm so happy that I'm here today with a very special guest at Moray Cafe dito po sa Kamuning. He's a good friend, a former Cool Regal Baby, and award-winning actress. Mga kaibigan, Miss Lotlot De Leon. Thank you for having me. It's so nice to see you again. Nice to see you, Lot. Quite a long time. Totoo lang ho, si Lot po ang nagpaalala pa sa akin na meron ho kami ginawang movie nung araw nung bata siya. Nung bata pa rin ako ng konti. Pareho tayong bata. Hello, Young Lovers, di ba, Lot? Yes. Ano nga ba yung room na pinertray mo nun, Lot? Actually, I remember Ate Cox. Sikreto lang natin, ha? Crush na crush ko nun si Kuya Gab. Gabi ko siya po. Abay, sikreto lang natin. Malata ka rin. Sobrang crush ko, di ba? So sabi ni Mami, oh, guwapo naman kasi. May tumawag si Mother Mimi. Natanong kung gusto mo daw sasali ka sa pelikula ni Gabby Concepcion. Eh, alam ni Mami na crush ko si Kuya Gabby. So sabi ko, okay po. Eh ako naman, puro okay po. Okay po lang naman. Wala naman, hindi naman ako marunong mag-hindi po, no po. So yun. Tapos nagkita tayo sa set. And then I was fortunate enough to be able to work with directly Lino Broca. And then si Kuya Gabby. Ang role ko doon, bulag ako na kapatid ni Kuya Gab. Mga 9 years old lang ata ako ng ate ko. At talaga naman, I must say, with all due respects to you, Lot, talagang you are one of the smartest and most intelligent actors in the Philippines. And very humble and very matured. Grabe, ako nga yung parang bata, si Miss Lot De Leon po. Tuwing nakikita kami, far and few and in between yan, siya yung, oh ate, kamusta ka na? Ngayon nga lang magpagpasok niya, oh kamusta ka na? How are you ate? Ganyan siya. She's very caring towards her co-stars. Hindi kasi si Ate Cooks po, sa mga nanonood, I think there's something Ate Cooks eh, kasi tayo parang kahit na ilang taon tayo hindi magkita, pero pag nagkita tayo, parang kahapon lang tayo nag-isa. Oo naman. Hindi po at all snub si Lot De Leon, pero totoong tao ho ah. Mas lalo ka na Ate Cooks. Oo, talaga ba? Kasi syempre, di ba, sabihin ko, bata pa lang ako, pinapanood na kayo. Pero alam Antigo niyo po yun, never niyo pong ipinaramdam sa akin na, ah, ako si Snoopy Serna or ganyan. Love na love kita, Ate Cooks. Oh, such ka, Ate po yun eh. You never made me feel that, yung parang, hindi ka pwedeng lapitan o kausapin. Sana naman, I'm open for you. Diba? And I'm thankful for that. Lord, kamusta naman ang pagiging isang anak ng dalawang superstars? Of course, Christopher De Leon. The Christopher De Leon. How does it feel to be the daughter of two icons of Philippine cinema? Actually, po, lumaki naman ako, Ate Cooks. Parang I grew up in a regular household. Ang naalala ko lang, lagi lang maraming tao. Yung pagising mo, daming tao. Bago ka matulog, daming tao. Like, every day. All kinds of people. So,
Yun lang, pero I was treated normally. Normally. Especially by my parents, by mom and dad. Kaya parang hindi ko, later on na lang, tsaka ko na parang, ganun pala kalaking artista yung mga magulang ko. Pero all those times, hindi mo na feel lot sa house ninyo na, ay naku, my mom and dad are big time actors. Wala, wala yun. Sa household yun, dad, mom, sila ganun. Being part of a big family, may mga, ilan ba kayong mag-siblings? Lima po. Si Ian. So, bali ako, si Ian, tapos si Matet, si Kiko, and si Kenneth. Ian. Yan. How are you as an ate? An ate, I think, regular lang. Yung, maayos ba buhay nyo? Okay lang ba kayo? Lalo na pag in times of in trouble, nandiyan. I think yung naninitang ate, yung medyo magpaalalang ate na ano, gano'n na lang, yung mga ganyan, or alam mo, Lord. Parang takot po sa akin lahat yata ng kapatid. Respeto. Alam mo, minsan ayaw ko kumaalala ni Mateto. May ginawa kami movie directed by Direct Joel Lamangan. Tapos kinamusta kita kay Matet. Tapos napagkwentuhan ka namin, in a nice way, of course, in a good light. Alam mo, ang respeto ni Matet sa'yo, ganun-ganun na lang. At saka, sabi niya, alam mo, si ate talaga, yung, si ate po talaga nag-aalaga sa amin. Yung love na love ka ng mga kapatid mo. And they really admire the way you are, or and who you are as a person, as an ate. They love you. You have done a good job and you're still going doing a great job as an ate. Nabubulol ako, naging emotional ako. Ano naman siguro kasi ate, we kami kasi magkakapatid, talagang in good times and bad times, as much as possible, we talk about everything. Kumbaga walang taguan. So walang taguan ng nararamdaman o kung ano nangyayari. Kaya nga pag medyo, like, for example, pag medyo hindi okay yung mga pangyayari, minsan, like, before, I would say, oh, family meeting. Hindi pwedeng hindi. Kailangan marinig ko. Ang family meeting talaga ito. Oh, ganun. Family meeting. Kailangan natin mag-usap-usap. Kasi, it's important for me na malaman din kung anong nangyayari sa kanila, kung ano ba nararamdaman nila sa mga sitwasyon na dumadating sa buhay nila. Lord, napaka-maternal ng instinct mo. Grabe, ano? Napaka- very maternal talaga ng instinct. And because of that, parang nainganyo kang mag-asawa ng maaga. At the height of your career. No, diba nag- from Regal, Regal Babies tayo pareho. From Regal, pareho tayong gumawa ng Seiko film. Yes, Seiko din. May na, one movie po ako doon sa Seiko. Na naging hit, super hit. Pareho naging medyo hit yung ating movies. Lalo na yung sa'yo, ate. Grabe. Salamat naman po. Oh, kapag-hit yung anyways, ba't mahawa ko itong stroll na ito? Nakakawalang poes. Sikat na sikat ka lang talaga. You were the it girl. Yung pero talaga ko naramdaman yun, ate po. Kasi nung araw po, ano lang eh, sabihin, oh, may taping ka. Okay po. Oh, kasi I used to juggle school and work. Eh, ang school ko, alas 7. So, minsan uuwi lang ako, maliligo. Diretso sa kotse ako kakain ng breakfast, grabe. Tapos diretso sa school. Pero hindi ko po ever na naramdaman na yung sinasabi na sikat, hindi ko po... Ang galing ng perception mo, Lord. Pero na-feel mo na yung pagka-artist mo, yung mahilig ka na umarte talaga, bata pa. Hindi din natin. Hindi din. I think na, sabi ko nga, parang na-realize ko na lang na talaga na ito yung gusto kong gawin. Latter part na, ito na lang, a few years back. Talaga. Kasi parang, kasi syempre, maaga din ako nag-asawa. So, although, kahit nung nag-asawa ako ng maaga at nagkaroon na ng mga anak, meron pa rin naman akong ginagawa pa isa-isa. Oh, like, hanggang sa, nung nabigyan ako ng pagkakataon, bumalik ulit sa pag-artista, parang doon ko naramdaman na minsan may trabaho, minsan wala. Mm-hmm. Yung, walang tumatawag sa akin. I know the feeling. Walang trabaho. Kaya, ito pa naman ang ating... Naalala ko pa, Ate Cooks, buhay pa nun si Tita Angge, si manager ko dati. Wala ka, Tita A! Okay ka lang ba dyan? Yes, please. Tinanong ko po si Tita A, say ko, Tita Angge, say ko, marunong ba akong umarte? Kasi,
wala ang kumukuha naman sa akin eh. Oo. Parang bilang ko na yung buwan, parang wala naman akong trabaho. Kasi sabi ko, tita, eh kung wala, hindi na ako mag-aartista. Steady ka na sa magiging housewife. Maghahanap na lang po ako ng ibang gagawin. At sa speaking of that, ito naman ikaw Lot, di ba? Wala ka namang, walang kakeme-keme ka naman. Di ba, what did you get into when you were married? Ang dami po. Lahat po yata, binenta ko. Kulang na lang kaluluwa, ibenta ko. Hindi po, totoo. Nag-chachanggi ako, nagbabazar ako. Nagtitinda ako ng damit, ng kung ano-ano. Kahit belt, tinitinda ko, ate ko. Cute mo naman, Lot. Tapos, meron din yung pagkakataon, nagbibenta din ako ng alahas. Via consignment, nagbibenta din ako ng pagkain para lang nakakatuwa oh. Para lang ano, syempre makatulong sa pamilya, tapos yung meron kang sarili mong kita. Correct, correct. Yun lang po, parang I think I've always had to learn to find a way to not settle. Mm-hmm. Yung alam ko there's may kang pupuntahan na maganda basta may tiyaga. Correct, correct, yung basta correct. Alam ko masipag ako, kaya ko, kaya ko. Yun nga ang napansin ko sa'yo, bata pa lang talaga, ano ka na, very responsible. You have that great sense of responsibility, Lot. And speaking of which, Lot, ikaw ay magaling na artista. Hindi ka talaga mawawala ng trabaho. Sana nga. Nung time na, ito pwede natin pag-usapan ng konti na, nung naging single mom ka. Apo. And you had to, of course, lalo na all the more fend for the children. Yeah. Nagkaroon ng, kung naalala ko ha, napanood ko ito, pinanood kita eh. Ang first, matama ako, parang comeback mo as an adult, matured na yung role mo, yung feng shui. Yun parang, opo, parang, yes. Yung feng shui, basta tingin mo, Lot, yun yung parang nag-catapult sa'yo into being a serious actress. I guess so, Ate Cruz. Kasi I was given the chance to work with Direk Chito Ronyo. Diba? And maganda yung role na ipinagkatiwala sa akin. And at magaling ka dun, Dot. Grabe. Magaling ka namang artista, pero ang galing-galing mo doon, isa ka sa mga nagdala ng story. Takot ako kay Direk Chito, baka pag hindi ako sumunod sa sinasabi niya, baka pagalitan niya. Sobrang love ko po si Direk Chito. I think, I remember, ati ko, kwento ko na lang ako na po. Meron kasi yung eksena doon, yung nalaglag si Alice, yung character name ko doon sa bintana. Yung gumanong ko sa bote ng mga sa beer. Doon sa beer. Biglang, yung night na yun, na isushoot namin yun, meron akong double. So, yung double, tinawag ni Direk Chito. Sabi niya, halika dito, ito ang gusto kong gawin mo. So, ini-instruct niya, tatakbo ka dito, babatuhin ka nung plant, yung plancha, yung ganon. Yung kabayo. Inampas ka ng kabayo. So, tapos sabi niya, pupunta ka sa bintana, habulin ka ni Archie, si Kuya Archie. Yung co-actor ko po doon. Tapos, akit ka doon sa may ganunong bintana, tapos malalaglag ka. So, ginawa nila. Siguro, nag-practice po yung double, stunt double ko, at saka sila Direk Chito ng more than 10 times. Oh my goodness. So, ako nandun lang. Ako, galing. Ganda. So, okay, ready na. Okay. Tapos, biglang, akala ko magtitake na sila, ati ko. Sabi ni Direk Chito, Lot! Sabi ko, yes po, Direk. Nakita mo? Sabi ko, opo. Sabi niya, gawin mo. Ano? Sabi ko, lahat. Oh my God! So, pinapanood lang pala sa'yo para mapag-aralan mo? Yes. At saka siguro for camera work for everything. Oh my God! Yung camera po no, nasa labas ng bahay, nasa bintana, and the windows of the house were big. Lord, so, riba yan? Ngayon ko lang nalaman. So, stunt woman ka rin. Opo, ginawa ko stunt woman. Ikaw pala yun panggay, tumagot. At nilaglag talaga ako dun sa bintana. May scaffolding doon na dalawang patong o tatlong patong. Tapos nilagyan nila ng kutso ng kama. Yung camera nandoon sa may kama na yon. And then merong pinaabang na apat na tao sa gilid ng scaffolding na imbis na tumambling, bumaksak ako, tumambling pa ako, umabot ako ng EDSA. Mahabol nila ako, ating Cooks. Pero thank God,
Thank and God. Ano? It was all worth it. Totoo. Ang galing mo talaga, Lot. It was also the guidance din po talaga of Diretsito. And then I think that started me wanting to do more of something like that. Finally, parang siguro, parang you gathered enough confidence. So, na-realize mo, ay, ano lang pala ako, mate? Pwede ko palang gawin. Oo, pwede mong gawin. And you really are a good, great actress. Ay, teka, bago lumabas ang aking pagka-fan, meron tayong mga buzzer questions. Yes, ito na. Hi, Miss Lott. So, during your teenage years, isa ka sa pinakasikat na batang artista ng iyong generasyon. Now, with this huge early success, dumating din ba sa point na lumaki yung ulo mo? Hi, Ram of Davao City. Hi, Ram. Thank you for your lovely question. Dumating po ba sa lumaki ang ulo ko? Hindi po, Ate Cooks. Pero kung meron man akong natutunan, I guess, in the many years din na nandito tayo sa industriya, is hindi masama na magtanong. At hindi din masama na sabihin kung hanggang saan lang kayang pwede mong gawin. Kasi di ba po tayo parang, since minsan, kagaya ko, ang lalaking artista ng mga nakakasama ko, parang feeling ko wala po akong karapatan magreklamo o wala kang karapatan na magsabi na hindi ko po kaya. So, right. Doon minsan nalalagay tayo sa alanganin. So, correct. I learned lang po to ask in a respectful way or natuto din po ako na hindi ko po kaya eh, ganun. So, which is to be admired. Dapat lang ganun naman, Lot. I think talaga na ako, I tip my hats off to you, Lot, na meron kang strength and courage enough and maturity to be able to stand up for yourself. But has it been difficult for you na gano'n? Na ikaw yung, syempre, di ba, even with the manager, pareho po kami ng manager, si Leo, hi LVD. Yung, syempre, like with Janine, napakagandang bata, nagmana kay mom, and sige, sama na si dad. Hi, Nick. Yung bang syempre, you're the co-manager, you have to stand up for your child now, not only for yourself. Has it been difficult for you, Lot? Janine is now also being managed by Leo. Oh, yes. But when Janine was starting, it was kind of difficult. Kasi mas natuto, eye-opener pala, iba din pala yung artista ka, iba yung nagmamanage ka ng talent. Magkaiba po siya, although parehong industriya, pero I guess it also helped because as the yung experience natin bilang artista. Correct, so alam correct. Din natin I knew also what to tell Janine on what to expect, right. Diba? Kailangan iyan mo no, i-compartmentalize mo no, parang i-differentiate mo yung pagiging nanay, yes. Pagiging artista mo, yes. At saka yung managing. Yes. Area, the management aspect. But also, when Janine was starting, I think I was more of a manager than a mother. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya, ikaw ang pumili ng trabaho ito. Tama ka. So, pinasok mo, kailangan panindigan mo. So, ano ba, kaya mo ba o hindi mo kaya? At so, sabi ko, nandito ka na eh. Nabigyan ka na ng pagkakataon. And I guess, kahit na sa ang aspeto naman na pasukan nating karera, yung pinili mo, di galingan mo na. Correct. Lot, po. May buzzer number 2. Oh. Ito na po. Sa mga interviews mo, you openly talked about your being an adopted child. Ano ang pakiramdam nung unang nag-meet ang biological dad mo at si Daddy Boyet? Thank you to Paz of the gig. Thanks, Paz. Thank you, Miss Paz. Ano po ang pakiramdam nung nag-meet si Daddy Boyet and my biological dad? Ang sarap ng feeling, Ate Pooks. It's different. And yung biological dad ko, his name is Donald. He was able to talk to Daddy Boyet and say thank you. So, nagpasalamat siya kay Daddy Boyet for raising me and taking care of me. And it was ano, iba, hindi ko ma-describe. Meron bang konti, kahit na konti, may drama bang nangyari mo? I think siguro na nagkaroon lang ng point na naiyak ako kasi but it was because of happiness. Parang I don't think it ever crossed my mind that day could happen. So parang it was a really a big blessing for me to be able to witness
also, or to even meet my biological father and for him to meet my daddy boy. So it was a beautiful experience, beautiful blessing. And hanggang ngayon, you still communicate with your dad? Opo. Nakakatuwa. Oh. Alam ko yung time na yung nag-usap ko yun ni mami mo, yung biological mom mo. Opo. And hanggang ngayon, nag-meet up. You still get to talk to her pa rin pa lot. From time to time. Di ba? Nakakatuwa. So, with that, Lord, sisegue tayo. As a mother, ano sa tingin mo ang greatest strengths mo? At ano naman ang weakest points? Thanks, Ms. Gigi of Santa Rosa, Laguna. Ayan. Thank you, Ms. Gigi. What are the strengths that I have? Dami naman, lot. Wala naman kasing handbook sa pagiging magulang, di ba ate? Dito. So, I just go with my gut feel and what I think is right. So, yun na lang i-impart ko sa mga anak ko. And then, I guess, by leading by example. Kasi kahit na magdadakdak ako sa mga bata, kung ako mismo, hindi ako nagpapakita na dapat itong gawin, then useless po. So I think, yun lang. And I think my kids, I'd like to think naman that my kids see me as a sister, as a daughter, as a mom, as a friend. So wala din naman akong tinatago sa mga bata. So I'm very, very open to them. Sometimes even if I feel bad, or lalo na ngayon, they're all adults. Juan and I have learned to really be parents. Mm-hmm. So whatever our children need, kung ano man yung differences, kung ano man yung kailangan ng mga anak namin sa amin, we try to give it no matter what we went through in the past. Hindi na, kumbaga, ano na yon, lesson learned na lahat yon. Importante yung ngayon yung sa mga bata. So, nakatuwa, no, na, you know, for you to be able to forge this friendship with your ex, hindi nangyayari yan parati. I think the both of us, if there's one thing that Juan and I have, is we really love the kids. Mahal namin yung mga bata. So kung ano man yung probably na pinagdaanan din namin before, hindi na para idamay namin sila. And ako din naman, ate, kung si-realize ko, ang pride kasi will not get you anywhere. Correct. And ayokong masakripisyo yung mga anak ko dahil sa pride na meron ako. Tama. Hindi ba? Kasi like, iba yung problema mo sa dati mong asawa, iba yung relasyon sa anak. Dapat, well, yun lang naman ang opinion ko. It might be different for other people. But ako, I humbly agree with you, Lot. And ito po talaga, ako rin, these are nuggets of wisdom from Ms. Lot de Leon that we should really take into consideration children first, di ba? Bago yung ating mga emosyon. Ako, I'm just so thankful na lang. Thank God, Lot, ang mga anak ko, napaka-matured, napaka-bait na mga bata. I'm blessed with two wonderful children. That's right. Talaga naman. That's I thank right. God. Lot, eto, let's talk about yung career. Pinapangarap po namin lahat ito na makatanggap ng Korean Awards. At si Lot de Leon po, alam naman natin lahat nakatanggap po. Hindi lang Korean Awards, hindi Emmys Awards. My God! Inikilabutan na ko, Ate Cook. Sumatay yung buko. Pakita naman ang mga trophies, Lot. Pakita natin. Ito yung Eddies. Tapos ito po yung... Dali. Ito po yung Korean. Hello! Hello sa room. Hello sa inyo. Lot, pwede bang mahawakan? Ay, upo. I'd like to thank Korean for giving me this position. Ang sarap ng feeling, oh. Okay, salamat po sa Korean. Ilang beses na rin naman ako na na-nominate. Pero, ang sarap ng feeling, Lot. Anong feeling na nanalo ka ng hindi lang one, but two awards and Eddie's award ka? How do you feel about it, Lot? Nakaka-overwhelm, ate. Nakaka-humble po. Nakaka-humble siya. Kasi diba tayo naman, pag binigyan naman tayo ng project, hindi naman po natin iniisip na pwede tayong manominate. Manalo. Correct. O manominate. Right. Or much less manalo, diba? Right. Sa'yo kong galing bumawi ng Panginoon. God is good, Lot. Ang galing po niyang bumawi. And if I may, di ba, Lot? God is so faithful to all His children. If you seek God first and His kingdom and His righteousness, everything will be added unto you. God rewards His children. Aaminin ko po actually, nung
lumabas yung nomination, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, sa akin na lang. Hiningi ko. Kasi kung meron po din akong natutunan, is hindi sapat na magdasal ka lang eh. Dapat magdasal ka with faith and huwag kang mahiyang humingi sa Panginoon ng kung anong kailangan mo. Kasi tayo, di ba, parang ako, growing up, thank you for the food, thank you for my family, thank you for good health, thank you, thank you, thank you. Thank you. Yes, we say thank you. And then after nun, we don't ask. Parang minsan, oh nga, ano ba, pwede naman akong humiling. Pwede naman akong humiling sa Panginoon kung ano yung gusto ng puso ko. You are a child of God. And if He feels na para sa akin yun, ibibigay niya. If it is God's will. Yun yung sinasabi na ask and you shall receive. If you don't ask, how will you receive? Diba? So ako po, kung meron din akong natutunan, humiling. Humiling with all humility, and then kung hindi niya ibigay, maybe hindi pa ito yung tamang panahon. Ngayon, anong masasabi ng mga anak mo, Lord? At saka si Mama Guy, si Tito Boy, at anong sinabi, Lord? Nung nanalo po ako, kasi nung nag-attend naman po ako nung gawad, hindi ko na binanggit sa mga bata na pupunta ako. So, after I won, sa kotse, nung dala-dala ko na to, tinawaga ko yung mga anak ko, nanalo ako! So, it was, ang sarap. Ang cute naman, no? Nanalo, tapos umiiyak ako, I won! So, ang sarap. Words to ponder from Matthew chapter 7, verse 7. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. We have a loving and generous Father who just wants what is best for all His children. Our Father God is ever present to provide for His praying children. But it is clear in His words that He will not give just anything we want. Brother, He teaches us to continually ask and seek with confidence and sincerity in our hearts, so that we shall receive and find. Amen. Thank you. My token of appreciation, madam. Wow, parang ang ganda na, masarap pa. Yes, di ba, Lord? Maraming salamat, Lord. I love you, boy. I love you very much. Thank you. Ay, peklat. Ako, ano pa masabi natin dito? Okay, na-teklat yung sinabi ko, Lord. Thank you po. Maraming salamat po for being with us in this wonderful, wonderful time po. Sana magkita-kita po tayo ulit sa next vlog. Huwag niyo po kakalimutang i-press ang ating notification bell for our next uploads. Comment po kayo kung ano yung mga gusto niyo pong ipagawa sa akin. I'm sure that you were entertained and also enlightened by the wisdom of Lot de Leon. So, with that, remember guys, rain or shine, dance po tayo. Congratulations, ate! Galing-galing mo! Galing-galing mo! Namula ako, Lord. Okay yan, sa editing na lang.